Hi, welcome to my channel. Ito po ang inyong Habibti. Happy and blessed Tuesday to everyone. Tara, breakfast po tayo. It's breakfast time. Meron po tayong toast with butter. Ilagyan po natin ng at saka egg with tomato paste. Yung tomato sauce po na ginagawa natin. And syempre, hindi po mawawala ang ating hot tea. Amen. Salamat po, Lord, sa lahat ng biyaya. Kahapon kasi, naranasan nyo ba na nawalan kayo ng nagkaroon ng malfunction ang ating Messenger, Facebook, and WhatsApp. Instagram also. Akala ko kagabi, but parang hindi nag-workout yung ano ko. Hindi ako makatawag. Kasi yung amo ko umalis. May pinuntahan. So, kailangan ko siyang tawagan dahil mayroon akong sasabihin. So, na-try ko na hindi siya matawagan sa WhatsApp. Sabi ko, tiranan naman yata ang phone ko. Then after that, trinay ko natawagan siya doon sa local call. Pwede naman. Then, after 30 minutes o after an hour, nagtataka ako kasi usually ang aking messenger ay laging may mga messages na dumarating. So, wala akong natatanggap na message. Nagpunta ako sa TikTok na nood-nood ng konti habang gumagawa tayo ng hapunan ng ating mga alaga. Ano. Nag-work siya. So, may TikTok. May mga nag-upload doon sa TikTok na mga videos na naranasan din pala nila na halos worldwide pala nawalan ng interconnection from the Messenger, Facebook, and WhatsApp. Akala ko, ako lang. Sabi ko, kailangan na naman bang bumili ng telepon? So, yun lang. Dahil naranasan natin ang konting hanggang gabi na matapos tayo sa trabaho. Usually kasi before tayo matulog or after ng work natin, eh, kahit ka paano tumitingin tayo sa Facebook o nanonood na tayo ng mga videos. So, syempre, kachat natin ang ating mga family and friends. So, wala. So, pagising natin ng umaga, hayun! Thanks God, my messenger. Bilang OFW, buhay ng nasa malayo sa pamilya. Napakalaking mahalaga, isa sa mahalaga sa atin to have a good communicate or constantly communication to our family is to have an internet connection through Messenger, WhatsApp, yan nga po, Facebook, para makapag-upload, makita natin ang ating family, yung daily na mga post nila, yung ganun kasi doon mo nang na-express din yung happiness, kumbaga yung mga activities. Kaya yung naalala ko lang, sabi ko naisip ko sanang mag-live ako dito sa YouTube. Kaya lang sabi ko, it's too late na para matulog at mag-video pa. So next time magla-live po tayo. I hope na masamahan niyo po. I try my best na sa birthday ko po ay makapag-live at mapanood niyo po ako. Samahan niyo po ako. Kaya sa lahat ng pamilya ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng sulok ng mundo, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko, and to all my subscribers, thank you for always supporting me. Lagi ko pong sinasabi, for every videos na ina-upload ko po, lagi po ko nagpapasalamat because you're always there to support my channel. You're always there to watch all my videos. Thank you so much. And ingat po tayo palagi. Lagi po tayo magpipray. Na katulad nga po dito sa bansa ng pinatatrabahan ko dito sa Kuwait. Totally, it's back to normal na
sa trabaho, sa pagpasok ng school, they are all back to normal na talaga. Nandun na yung unti-unti ay nagiging okay na po talaga. I hope and we pray na maging okay na po din ang ating bansa sa Pilipinas. Salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong Habib D. Lagi po nagsasabi na ingat po tayo palagi. Keep on praying. Mahal ko po kayo and God bless. Bye!